Ngayong 2016, mga kaibigan, ay lalong umiinit ang usapin tungkol po sa eleksyon. At upang pag-usapan ng ilang mga legal issues, makakasama po natin ngayong umaga si Attorney Manny Luna, isang legal expert. Attorney Luna, good morning. Magandang umaga at sa ating mga televiewers. Okay. Napapanahon itong issue na ito since we are now 2016 at ngayong Mayo 9, kakaroon na tayo ng national and local elections. Okay, pag-usapan mo natin kaso ni Senadora Grace Paul. May sinasabi sa artikulo sa pahayagan ngayon, Attorney Luna, na pwede nang tanggalin ang listahan ng mga kakandidato bilang Pangulo si Senadora Luna, si Senadora Grace Paul, pending sa resolusyon ng Korte Suprema. Ano pong masasabi tungkol doon? Alam mo, ako ay counsel sa isa sa mga partido dyan sa kaso na yan sa Korte Suprema. At nung isang linggo ay nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Opo. Kaya irerespeto namin po yun. So, kung merong opinion ng isang election lawyer, I think it's Attorney Makalintal. Opo. Sa tingin ko, opinion niya yun. But in our case, we are bound by the TRO. Mm-hmm. So, sa tingin ko, sa ngayon, pwedeng andon pa rin ang pangalan ni Senadora. Ano pong pinagkaiba sa kaso na kinakarap ni Senator Grace Paul sa SET at sa COMELEC? Well, doon sa SET, co-waranto po yun. Okay. It relates to her ineligibility as a senator. Mm-hmm. Kasi may issues sa citizenship eh. Mm-hmm. Whereas dito sa COMELEC naman ay disqualification and cancellation cases involving her candidacy for the presidency. Uh-huh. So magkaiba po ang causes of action niyan. Dito sa COMELEC, pwedeng hindi siya include sa balota. Opo. At hindi siya papayagang tumakbo. Opo. Dito naman sa SET, pwede siyang tanggalin bilang senador, as a sitting senator. So, malaki po ang diferensya ng dalawang klaseng kaso. So, pagiging senador niya sa SET, sa COMELEC naman, false representation, am I right? Yes, false material representation o pagsisinungaling sa kanyang certificate of candidacy. Mm-hmm. Of course, ang sinasabi niya ay hindi siya nagsisinungaling. But of course, it's her defense. In our case, we are trying to prove and nanalo nga kami sa COMELEC and we showed that she really misrepresented herself. Okay, siguro pag-usapan natin survey. Bago magtapos ang taon, may lumabas po na survey at nangunguna nga po ngayon si VP Binay. And gano'n po ba ka-accurate itong mga surveys? At kung maaalala, before 2 weeks before that, nangunguna si Mayor Duterte. Ang dami nagsabi na yung nagpa-survey daw kasi is isang Davaoenyo. Kumbaga private daw ang SWS survey. Well, sa akin namang palagay, generally reliable naman ang mga surveys. Mm-hmm. Ang dapat lang tingnan dyan yung the kind of questions that are asked sa mga respondents. Kasi minsan, may twist yan or merong parang kargado siya para ma-lead yung respondents. Para leading questions. Oo, yun ang dapat na tingnan kasi it affects the results at hindi siya reliable. Mm-hmm. Hindi katanggap-tanggap at hindi maging credible din ang maging resulta ng survey. Mm-hmm. Kailangan bang ilathala kung sino ang nagpa-survey niyan, Attorney Luna? Well, supposedly, base sa ating experience, dapat inilathala nila yan, pinapublish kung sino yung nag-subscribe ng survey or sino ang nagbayad ng survey so that lahat ng duda ay maalis. Mm-hmm. But I think the survey firms are invoking confidentiality. Merong confidentiality pa rin. Yes, and business interest. Kaya parang hindi yan, hindi nila sinusunod yung transparency requirement. Opo. Na i-publish yung pangalan. However, ang more important thing dyan ay yung methodology. Opo. Ang detalye ng kanilang survey ay dapat ilathala nila so that the people will know kung valid ba yan or hindi. Mm-hmm. Kasi minsan, nilalabas na lang yung resulta, hindi mo alam kung paano nila ginawa yun. Mm-hmm. There may have been some flaws in the process, kaya dapat based on transparency considerations, ilabas nila yan. Pwede bang leading question sa mga surveys, Attorney Luna? Pwede ba yun? Kasi yung nangyari yung nakaraan eh. Hindi maganda yan kasi parang set up. Oh. Parang hindi mo na inaasahan yung resulta na magiging patas. Opo. Because right from the start,
you set up the question, and then you already have a preconceived winner in the survey. Eh, yan hindi tama yan. No? Kahit common sense lang gamitin natin, hindi dapat gawin yan ng mga survey firms. Okay. Balikan ko lang yung kaso ni Senator Grace po. Pwede bang mag-inhibit yung mga maestrado na member ng SET kung sakasakaling umakyat na po ang kaso sa Korte Suprema? Actually, they have already express their desire to inhibit doon sa SET case na inakyat namin sa Korte Suprema. And I'm referring to Justice Escarpio, Teresita De Castro, and Brion. Opo. Sila po ay, well, last week natanggap namin yung order at sinasaad doon that they are not taking part in the SET case brought to the Supreme Court on certiorari. Opo. Pero doon sa kaso ng COMELEC, eh, sa tingin ko hindi tama kung hingin natin, hingin ni Senadora po na sila ay mag-inhibit because they have not reviewed the COMELEC decisions. They have not participated in the COMELEC decisions or resolutions. And therefore, hindi sila pwedeng i-bar or i-prevent para tingnan ito uli on these cases for certiorari that Senator Fo had filed. Okay. Ang mga grounds ng certiorari, attorney, yan ba yung mga grave abuse of discretion? Grave abuse of discretion or lack or excess of jurisdiction. Karamihan dyan ay kailangan tingnan mo kung merong capriciousness, whimsicality, ill will, personal bias, which results to the decision being void ab initio, or there is utmost unfairness in violation of due process. Pero sa tingin ko naman, dito sa dalawang kaso, sa SET and the COMELEC, sinunod naman nila yung batas at saka yung constitution. So ang laban ngayon is how to convince the justices as to which side is the correct one. Opo. Ako, meron naman ako tanong about the PICOS naman. Okay. Sabi nga nila, high-tech na daw ang ating butuhan, high-tech na din daw ang dayaan. So sa tingin niyo po, how accurate po yung mga dadating na data from the, you know, pagdating po ng election? Well, and how secure po yung... Ang automated election ay isinasaad sa ating automation law. At ang COMELEC ay merong duty or obligation na ito ay isa katuparan, no? But we have to look at the results. Kasi sometimes yung PICOS ay pumapaltos. It fails. Sometimes it does not really work the way it is intended to. Tapos yung resulta minsan hindi siya tumutugma doon sa actual result. Now, I can say this because I had at least 3 cases wherein nakakuha kami ng reversal in the lower court dahil yung manual count at saka yung electronic count hindi sila nag-jive at nanalo yung mga kliyente ko doon sa mga protest cases na yon by a large margin. So ang diferensya was quite big. But on a national scale, sa tingin ko naman, pwede naman nating sabihin na yung PICOS or yung BCMs, voting and machines, no, ay accurate naman. But we have to look at the process kung paano ba ginawa yung counting and canvassing, kung meron bang gumawa ng sabotahe dyan or nag-hack. Because in a democracy, tayo ang stakeholders, mga electorates. So we have to be vigilant. Hindi pwede na tanggapin na lang natin hook, line, and sinker na yung resulta ay tama without validating it. Kasi minsan, doon tayo nadadali. So this is politics, and so we have to be wary of possible sabotage. Okay, attorney, yung sa mga survey, conscience vote ba o aasa tayo sa mga resulta ng surveys? Eh, sa tingin ko ang surveys ay just guides lang sila. Hindi sila dapat maging barometer or measure ng iyong success or failure. But you can use the survey results to improve on how you campaign to the people, how you bring the message to the people para ikaw ay magiging kanilang kampyon come election day. So you should not pin your hopes. Lahat ng pangarap mo, lahat ng inaasam-asam mo, sa surveys lang. I think yung house to house, yung personal contact pa rin ang pinaka-effective. Okay, yun parang pinaka-importante. Yung pong, may iba tayo pong
sagutan ni Mayor Duterte, yun, Secretary very Rojas. Very interesting yun. Yeah. Kasi sabi nila, naging, kaya daw bumaba din yung si Mayor Duterte dahil nga dito sa sagutan na ito, itong sampalan. Sa tingin ko, hindi maganda yun because, you know, ang ating mga youth ay very observant sila at sila ay meticuloso sa mga bagay-bagay katulad nito. So, kailangan hindi mag-project ang mga kandidato ng mga negative actuations para makita ng mga tao kung ano talaga yung kaya nila, yung issues dapat tutukan at programa ng gobyerno at hindi yung personal attacks. This is the lowest form of campaigning, yung mudslinging. Hindi maganda yung ginawa ng dalawa. But I think they have moved on from that issue. At ngayon, sa tingin ko, they are concentrating on their platforms of government. Ayan. So, kailan po start ng campaign natin, Attorney? Well, malapit na. First week of February yata? The first week of March. Start of campaign period? Yes. Uh-oh. So, marami ng mga pinagbabawal ang gawin ng mga kandidato na nagagawa nila ngayon. Ano po yung mga tatlong points nang dapat titandaan? Well, hindi pwedeng gumamit ng firearms. Isa na yan, gun ban. Tapos, yung mga proyekto, no? Mga disbursements, releases, bawal yan within the 45-day period. Opo. Tapos, hindi rin sila dapat gumawa ng mga election offenses. Opo. Like for example, yung mga harassment, terrorism, then later vote buying, dapat i-avoid yan. Opo. They should campaign on a higher level. Opo. Para mag-mature ang ating politika. Opo. At ang ating electorates ay magiging huwaran, no? Sa buong mundo. Okay. Siguro panghuling mensahe naman po para po sa mga botante, panghuling mensahe po para sa kanila. Ang mga botante dapat very discerning sila. Tingnan mabuti yung qualifications sa mga kandidato. They should not just join the bandwagon without thinking. Kailangan i-screen nila yung mga kandidato, whether local ba yan or national. Lalo na pag national, kasi ito talaga magkakaroon ng impact sa ating buhay. And of course, they should avoid temptations. Kasi ang problema dyan ay itong vote buying, tapos minsan yung mga promises, considerations para dalhin mo yung buong pamilya mo sa presinto at iboto yung particular mayor. Pero yung mayor na yon ay non-performing and at the worst, corrupt pa siya. So dapat i-avoid natin yung mga sitwasyon na yun. Okay. Maraming salamat, Attorney Manny Luna, isang legal expert. Good morning again, sir. Good morning at magandang umaga sa ating mga televiewers sa buong Pilipinas. Okay. So magbabalik pa po ang Good Morning Boss. Huwag kayong alas. Sandali lang.